today, guys, I want to show you how to make chicken fillet. So, I slice thinly, yan ha, the breast chicken. Ginamit ko yung breast chicken, guys. And slice ko siya ng maninipis. Ganyan, yan. So, and, lagyan natin ng mga sangkap. Ang lagay natin na mauna is yung lemon. Indian lemon yung ginamit ko, malalaki. And then, lagyan natin siya ng salt. Salt. So, salt. Eto guys, cardamom powder po ito. Cardamom para pampabango. Tapos malasa din, masarap din. And pepper. So, kapag gumagawa ako ng chicken fillet, o kaya chicken panay, nilalagyan ko siya ng gatas. Nilalagyan ko ng gatas sa pag-marinate. And, mustard. Eto guys, mustard. Masarap kasi siya kapag may mustard. And lagyan, nilalagyan ko din siya ng chili. Kasi yung chili, depende yan kung anong request nila. Kung gusto nila ng manghang, nilalagyan ko siya ng chili. Pero, konti lang. Parang pampalasa lang. Yan. And then, imamarinate na ko natin to. Kaya imimix. So, ito na guys. Na-mix ko na. Na-mix ko na siya ng maayos. So, imamarinate natin to ng 2 oras hanggang 3 oras para yung lasa o kaya yung mga ingredients niya is papasok sa loob para malasa. Masarap yung gagawin nating chicken fillet. So, yan siya. Pwede nyo siyang ilagay sa ref. Pwede din namang ilagay lang dito sa kusina nyo, kaya sa mesa. Set aside nyo lang ng ganyan. And then, hintayin nyo na lang ng hanggang 4 na ilang oras. Kung ilang gusto nyo oras na marinate, pwede din magdamag. Pwede din na mga 3 hours, ganun. Depende sa inyo. Coat muna natin to. Balutin natin ng ganito. Ito. Lahat po ng kana. Ito, lahat to. So, gagawa tayo ngayon ng ibang mixture. 2 eggs po ito, ah. Ayan, 2 itlog. 2 eggs. Dali lang. And, lagyan natin siya ng asin. Oopsie. Huwag masyadong damihan ng asin. Dahil parang ano lang ito, pang coating lang. So, pepper. And lagyan ulit natin siya ng mustard. And gatas. Oops. Ubus na itong gatas. Itong gatas na ginagamit ko, guys. Ano na ito, ha? Yung pangalan nito? Natimpla na ba? Yan ko kung tawag nito. Ayan. Ganito na yan yung mixture. Itong kasama ko naman, alam niyong nagluluto ako. Uy! Storbo din. Ito yung mixture. Ayan. Oops, umiikot pa naman to. Umihiin na lang siya ng ganyan.
So ito na siya. Yan, ibabad muna siya ng 10 minutes. Yan. Meron akong inilagay na arena. Yan, arena. And then itong breadcrumbs. Maglagay tayo ng breadcrumbs. And then imix sa arena. Imix siya ng maayos. Ganito na siya guys, oh. Diba? Kita nyo yung kulay? Ganito na siya, oh. So, next natin na gawin is ito yung mix na arena at saka breadcrumbs. And then, ito naman po yung mix na binabad natin, yung karne, binabad. And then, meron tayong empty plate at saka plastic. Itong plastic, gagamitin kasi natin to para every layer, lagyan natin ng plastic para hindi siya didikit. Pwede siyang itago sa freezer. Pag hindi maluto lahat today, hindi tatago natin siya sa freezer. And then, for the next day, kung gusto ulit magluto ng ano, kung mag-prito ng file, meron na tayong nakahanda. Okay, naka-ready. Okay? So, ganito lang siya, guys. And then, one by one, ganyan lang siya. Okay, minsan inilagay ko dalawa. And then, ito, lagyan nyo lang siya ganyan. I-press lang siya, ha? I-press mo lang para mabalutan na breadcrumbs yung karne natin. Ay, file natin. So, ganito na siya. Ayan. So, ganito na lang siya. So, lahat. So, ito na guys yung chicken panay natin. Sobrang napadami ata yung ginawa ko. So, itatago na lang sa freezer for the next day na kung gusto ulit magprito. Ito lang siya. Simple lang, di ba?